Hello po, mga bata, mga bulilit, health workers. So, meron naman po tayong isang sakit na tatalakayin. At ito ay tinatawag na rheumatic fever o rayumang lagnat ng bata. So, tatalakayin natin? So, ito ay mga mahalagang kaalaman tungkol sa rayumang lagnat. Sa mga risk factors kung paano natin nakukuha ito, mga simptomas, senyales, at pati na rin ang paggamot or management. So, ano ang mga sanhi ng rayumang lagnat or rheumatic fever? So, una, ang rayumang lagnat ay nagsisimula sa infeksyon ng lalamunan or sore throat or rheumatocolitis, no? Ito ay dahil sa mikrobyong streptococcus. So, hindi lahat po ng bacteria na nagkukos ng sore throat ay nag-lead or nagre-resulta sa rayumang lagnat. Ito lang po ay yung sa streptococcus na grupo. So, paano mo malalaman kung mayroong streptococcal sore throat? So, kita mo po yan. So, may nana. Yan ang po yung tonsils natin. Yan po yung mga nana. So marami po yan. Yung puti po ay nana yan. So malalaman po na may infeksyon o pananakit ng lalamunan or sore throat, ito ay dala ng mikrobyong streptococcus or strep throat kung makikita ang sumusunod. May nana po o maputing bahid, kagaya ng sinabi ko kanina. Meron ding pananakit at pamuwaga ng kulani sa liig. May mataas na lagnat, kalimitan, ang pagsakit ng lalamunan ay walang kasamang ubo o sipon. So, walang upot sipon. Okay. Paano naman nakukuha ang streptococcal sore throat? So, ang streptococcal sore throat ay maaring makuha sa maruming kapaligiran. Siyempre, doon namumugad ang mikrobyo. Okay. Mula naman sa mga kasamahan din, no? So hindi lang sa mga maruming lugar, pati na rin sa mga kasamahan na meron ng strep throat or streptococcal sore throat. Kaya malimit ito sa mga puok na dikit-dikit na tirahan at masikip na tulugan. So, nagkakahawa-hawa. Ang streptococcal sore throat naman ay maaari ding makuha kung ang katawan ay kulang sa resistensya. Tingnan mo. So lahat ba ng may streptococcal sore throat o infection sa lalamunan ay nagkakaroon ng rayumang lagnat? Yan ang tanong. So, sasagutin natin yan. Sa kabutihang palad, hindi lahat ng strep throat ay humahantong sa rayumang lagnat. Pero maiwasan ang pagkakaroon ng rayumang lagnat kung at kinakailangan na nagagamot itong strep throat ng penicillin sa kumpleto na 10 araw, hindi 7 araw, hindi 5 araw, 10 araw po ang kailangan para maiwasan natin ang rayumang lagnat. Ngunit sa paulit-ulit na infeksyon ng lalamunan, nagkakaroon ng reaksyon ang katawan at nauuwi sa rayumang lagnat na may pumaga ng kasukasuan or joints, pati puso, pati utak, pati balat. So ano ang mga palatandaan ng rayumang lagnat or rheumatic fever? Meron tayong major criteria na tinatawag. Ano-ano ang mga ito? Una, carditis. Namamaga o lumalaki ang puso. Carditis. Malaki ang puso. Pangalawa, arthritis. Namamaga ang kasukasuan. So, inflamed siya. Pangatlo, subcutaneous nodules. So, may bukol-bukol sa daliri.
no? May bukol-bukol sa daliri dyan. No? Pang-apat, erythema marginatum na mapamamaga ng balat. So, makikita mo, may pamumula dyan, no? Namamaga, pamumula. Number 5, Sydenham's chorea or pamamaga ng utak. Sila yung parang St. Vitus dad sa tinatawag. Parang purong sulong na ano to pag naglalakad. So, wala silang sense of balance. So, ang major criteria, lagnat na may kasamang pamamaga ng iba't ibang parte ng katawan. Out of the 5. So, hindi kailangan kumpleto. So, base po ito sa simptomas na makikita po natin ng, sa pasyente, titignan natin kung ilan po ang meron sa kanya dyan sa major criteria niyan. Bibilangin natin. So, ang rayumang lagnat ay hindi nakakahawa. Subalit, ang strep throat or sore throat ay nakakahawa at ang paulit-ulit na pagkakasakit ng strep throat na hindi nagagamot ang nagiging sanhi ng rayumang lagnat. So, kailangan paulit-ulit na pagkakasakit. Hindi nagagamot ng kumpleto. Yun ang nagli-lead sa rayumang lagnat. Okay? Ano naman ang mangyayari kung ang rayumang lagnat ay hindi nagamot? So ito ay maaaring magtuloy sa rayuma sa puso or ang tinatawag na rheumatic heart disease. At ang rayuma sa puso ay rayumang lagnat na napabayaan na humantong sa pagkasira ng mga balbula ng puso. And eventually, sila ay lumalaki. So, paano naman natin maiiwasan ng rayumang lagnat at rayuma sa puso? So, agad kumonsulta sa doktor kung kayo ay nilalagnat, masakit ang lalamunan, may mga kulani sa leeg, at may nana sa lalamunan. Ang iba dapat ay pagkakaroon ng malinis na katawan, ugaling maligo, pati na rin ang kapaligiran. Of course, kumain tayo ng masustansya, sapat at wastong pagkain. So sa mga bata na nasabihan na ng doktor na sila ay mayroon o nagkaroon ng rayumang lagnat o rayumang puso, kinakailangan ng tuloy-tuloy na pag-injection o pa-injection ng penicillin kada ikatlong linggo or every 21 days. Ano ang rason nito? So kailangan ito ay to prevent, no? Maiwasan natin ang further damage sa puso. So magpatingin sa specialist sa puso. Napaka-importante po to, no? So once na diagnose ka ng rheumatic fever or rayumang lagnat or rayumang puso, kailangan may constant follow-up ka sa specialista sa puso para ma-monitor natin kung lumalala o hindi. Kailangan din ng matude echo. So, pwedeng ma-prevent ng bakuna ang strep throat, ang rayuma sa puso. Kung hindi, kung meron man ng rayuma sa puso, ay may gamot naman para maintenance yan, no? Para hindi lalala at hindi lalaki at lalala yung damage ng puso mo. So, marami rin akong kaso nakita na kasing planggana, kasing laki na ng planggana ng ang puso nila dahil napabayaan. So, late usually ang diagnosis kung kailan ilang taon na sa kanila malaking puso na. But lumaki na yung puso mo, it is permanent na. Hindi na pwede siyang bumalik doon sa normal size na puso. So, take care of your heart. Alagaan po natin ang puso natin. Dahil iisa po ito, walang kapalit. Salamat sa pakikinig, mga bata. Thank you.